What's up everyone? Welcome back dito sa aking Bilibili Space. Inilabas na nga ang chapter 369 ng My Hero Academia at may title itong Many Years. Pero bago natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang dito sa aking space, ay i-like at i-follow ang mga videos na mapapanood mo. At syempre kung wala ka pang Bilibili apps, ay mag-download na. Dahil sa apps na to ay mapapanood mo ng walang ads yung mga anime na gusto mo. And without further ado, let's go! Sinimulan niya ang chapter 369 ng isang flashback. But wait, hindi lang ito isang normal na flashback, kundi ito isang flashback ng naging resulta ng laban ng second user at ni All for One. Sira-sirang mga gusali at hindi mabilang ng mga katawang nakahandusay. Makikita rin hawak-hawak ni All for One itong second user sa leeg. Sa panel na ito, obviously, malalagutan na ng buhay itong second user. At makikita din natin na may luhang napatak sa mga mata ni All for One. Pero kahit halatang talo na itong second user ay hindi pa rin ito nagigive up. Sa likod ni All for One ay may isang paparating na bala na papunta sa direksyon ng dalawa. Suddenly napigilan din agad ni All for One yung bala na yon. Bali sa panel na ito ay sobrang minamalit ni All for One yung quirk ng second user. Sinabi pa nga ni All for One na walang kwenta itong quirk niya at hindi man lang ito makatulong sa sitwasyon niya ngayon. Pero makikitang nakangiti lang itong second user sa kabila ng pagmamalit sa kanya ni All for One. At mabalik tayo sa kasalukuyan habang papabagsak itong si All for One ay nasa taas niya naman itong si Deku. Bali may kita natin yung aura ng quirk ng second user na nakabalot sa kamay niya. Dito ay nakita nga ni All for One yung mga vestiges nila Yuichi at nung second user. At napatanong na lang siya kung bakit niya nakikita ang mga to. Naging kakaiba nga yung quirk na to kumpara sa unang nagkaharap itong sina All for One at second user. Katulad ng iba pang quirks na na-acquire ni Deku, ay naging mas malakas pa ito alongside ng One for All. At yung naging combination ng gear shift at One for All ay talaga namang napakalakas at pinalakas pa. Dahil yung akala nating 120% na naging kabuhang power nito ay nagawa pa ni Deku na doblehin ng 4 na beses. Makikita nakapag-stack na ng power etong si Deku mula sa taas. At kasabay nun isa na namang downward motion at pinatamaan niya etong si All for One ng napakalakas na Detroit Smash Quintuple. At dahil nga sa sobrang lakas nito ay talaga namang bumaon etong si All for One na nag-iwan pa ng napakalalim na bakas ng pagkakabaon. Pero alam ni Deku na hindi basta-basta matatapos etong si All for One ng ganun kadali. Kaya naman sinugod niya ulit to. Meanwhile, etong si All for One ay napansin yung pagiging mas mabilis pa ng naging kilos ni Deku. Pero naniniwala nga etong si All for One na bagamat hindi niya makita yung mga ataking ginagawa ni Deku, ay kaya niyang ma-predict yung next move nito based sa angle at timing nung naunang atake nito. At gamit ang napakalaking mutated na kamay nitong si All for One, ay nakahanda na ito para salubungin etong si Deku. Apparently, etong second user ay patuloy pa rin tinuturuan etong si Deku patungkol sa paggamit ng quirk na gear shift. Bali gumamit ng low gear etong si Deku at sinabi naman ng second user na itong quirk na gear shift ay kayang baguhin yung bilis ng galaw niya habang ini-ignore nito yung inertia. Kaya naman mula doon ay bumagal yung galaw ni Deku. Makikitang nag-trash talk pa nga etong si All for One at kasabay nun ang pag-swing ng kanyang mutated at napakalaking kamay. But suddenly, yung buong attacking yun ni All for One ay hindi tumama at isang makapal na usok ang bumungad sa harapan ni All for One. Bali gumamit dito si Deku ng smoke screen at inaantay nitong si All for One yung paglabas ni Deku mula sa usok na yon. Pero bago pa man niya namalayan ay nahila na siya paitaas ni Deku gamit ang Black Whip. Sa wakas, etong ang ating young hero ay gumamit ng mga combo quirks na meron siya. At explain niya dito kung paano niya ginawa yon. Bali nga right after ng low gear ay ginamit niya yung danger sense kaya niya naiwasan yung pasalubong na atake ni All for One. Next ay ginamit niya yung smoke screen para matakpan yung vision ng kalaban. Kasunod niyang ginamit yung float pa itaas at habang hindi aware si All for One sa tamang lokasyon niya ay ginamit niya yung Black Whip para gapusin ito at hilain pa itaas. And finally gamit ang Fajin ay nag-store up siya ng power galing sa Quintuple at ang pinakahuli ay etong Overdrive. So makikita natin yung mga vestiges ng mga former users bilang aura ng pinagsamang power ng combo quirks. Sa kasunod na panel makikita natin yung pagulat na reaksyon ng mukha ni All for One at sinabi dito sa kanya ng second user na hindi lang daw dapat sa meta ability ng isang tao dapat siyang mag-ingat, kundi nga daw sa rason ng mga users kung paano nila gagamitin to. At ang power ng mga quirks na minaliit niya noon ay nakasalalay mismo sa determinasyon ng mga naging user at syempre kasama na dyan yung current user ng power na to. Makikita natin na talaga namang nagingit-ngit sa galit itong si Deku at sinabi niya dito na hindi na siya makakapayag na makapanakit pa ulit ng mga kaibigan niya si All for One. At sa oras na ito hindi na siya magpapapigil pa. Pero sumagot lang dito si All for One at sinabi niya na, "Manahimik ka." And finally, yung moment na talaga namang inaantay natin. Dito ay makikitang tumama na nga itong napakasolid na suntok ni Deku galing sa Quintuple Overdrive. Dahil nga sa napakalakas ng impact ay talaga namang nagtalsikan yung mga laman at daliri nitong si All for One.
Makikita itong napakalaking butas sa dibdib ni All for One habang nahuhulog to pababa. Meanwhile, ay nagpakita itong vestige ni Weechi. Bali nga nagigising pa siya sa lagay ngayon ni All for One. Bali nga daw, tama yung sinabi dito ni Mirio patungkol sa status ng mga katawan nilang dalawa ni Shigaraki. At talaga namang nianig ng mga atake ni Deku yung pag-merge ng mga katawan nila. Sa kasunod na panel ay makikita ulit itong second user at sinabi niya kay Deku na simula nga daw dito ay mas magiging mahirap pa ang kakaharapin niya. Dito ay makikitang tila kinakapos na nga itong si Deku dahil nga sa napakaraming power na ang binitawan niya. At sinabi pa nga dito ng second user na huwag ka munang bumitaw, huwag muna ngayon. Sa kabilang dako naman makikita nating sobrang insulto itong si All for One sa mga sinabi ni Deku. Hindi na nga daw itong papapigil pa. At yung sinabi nilang quirks, huwag nga daw siyang malitin masyado. Dahil nga sa ngayon hindi pa siya gumagamit ng quirks sa laban na to. At hindi pa nga daw niya totally na ipapakita yung full power na pinagsamang katawan nila ni Tomura Shigaraki. And in fact, kung hindi nga daw dahil kay Eraserhead at sa dalawa pa niyang kasama, malamang ay hindi na de-deactivate yung napakalakas niyang quirk na Decay. Kaya naman daw sa ngayon hindi pa ito matatawag na tunay na laban. Sa kasunod na panel, makikitang sumigaw ng napakalakas itong si All for One. At talaga namang nagulat ang lahat, pati na din si Deku. Sinabi pa ni Eraserhead na may binabalak pang kakaiba itong si All for One. Habang dito naman ay naniniwala pa rin itong si All for One na kaya niya pang ipanalo ang laban na to. So bali siguro baka ito yung time na ma-overcome niya yung quirk ni Eraserhead at tuluyan na nga niyang magagamit yung full power ng katawan na meron siya ngayon. So bali yan yung mga aabangan natin as the manga goes on. Sa last panel ay pinapakita dito si Spinner. Pero kakaibang Spinner ito ha dahil napakalaki ng pinagbago ng itsura niya at dito nagtapos yung chapter 369. Guys, anong masasabi niyo sa naging one-sided na laban nitong si Deku at All for One? Tingin nyo ba ay makakabawi pa itong si All for One? Tingin nyo din ba ay kakapusin itong ating young hero na si Deku? I-comment nyo lang yung mga opinion nyo guys at pag-usapan natin yan. And until next time, bye-bye!